Batik ang aktor na si Michael V. Biktima din ng death hoax sa social media. Asawa nito umalma na. Nagsalita na ang asawa ni Michael V na si Carol Bonagan. Umapila sa bashers na tigilan ang pagpapakalat ng malisyosong fake news tungkol sa mister na si Michael V. Ayon kay Noel Ferrer, nakakagalit at nakakaawa ang mga nagpapalaganap ng fake news sa social media at nagsasabing patay na ang isang kilalang personalidad. Si Michael V, nakilala rin sa palayaw na Bitoy, ang latest na ginawa ng malisyosong meme na ganito. Dahil doon, nag-react tuloy ang asawa nito na si Carol Bonagan. Sabi ni Carol, ano kaya napapala ng mga gumagawa ng ganitong fake news? Kaawaan sana kayo ng Diyos. Ano nga ba ang mapapala ng mga nagpo-post ng ganito? Pamparami ng likes at followers nila? Nakakadismaya. Isipin mo na lang ang magiging reaksyon ng mga kamag-anak at mahal sa buhay ng mga ginagawa ng ganitong fake news. Maawa naman talaga sila sa tao. Sabi naman ni Georgie Rula, ang ibang nabiktima ng ganitong fake news ay ipinagkibit balikat na lang. Ang iba, ginagawang positibo ang buwelta na naniniwalang hahaba ang buhay kapag pinapatay na ng ibang nagpapapansin sa social media. Pero hindi magandang gimmick ito sa panahon ng pandemya. Sabi naman ni Jerry Olea, bahagi ng kasaysayan ang fake news. Ayon sa Merriam-Webster, 1890s pa lang ay ginagamit na ang salitang fake news. Kailangan maging discerning tayo kung ang balita ba ay totoo o kinemfor channeling. Huwag tayong basta maniwala at magpalin lang. Basta malinaw na buhay pa si Michael V. Bahala na ang karma na humarat sa nagpakalat ng balitang huwad. Muli po, hanggang dito na lang mga kakamon, no? See you in the next content. Thank you so much. Gracias. Come on!